Today is unboxing. Isa rin ba kayo sa mga buyer na bago mag-checkout, mabusisi sa quality at nag-aabang ng sale or discount? Aba kung oo, pareho tayo. Ultimo magsisearch pa sa Google, magbabasa ng feedback, saka iku-compare kung sino mas mura. Tapos mag-aabang ng sale bago mag-checkout. Ito ang in-order ko, study table ng anak ko. Ang tagal ko bago binili, kaka-check ng sale. Mga 2 months bago ko napag-isip-isip na ito na talaga yung gusto kong bilhin. Ang dami ko kasi talagang nakikitang maganda, pero yung gusto ko, yung tingin kong magagamit ng anak ko hanggang lumaki siya. Shoutout po pala sa Happy Kiddos PH. Sa kanila ko po binili itong table. Very recommended ko po ang brand na ito kasi ang ganda talaga ng quality. At dahil mahilig ako sa aesthetic, naghanap talaga ako sa kanila ng wooden table. Thumbs up po sa shop nila. In-order ko po ito noong April 5, tapos na-receive ko kaagad ng April 7. After 2 days, na-receive ko kaagad ng item. Ang ayos ng pagkakabalot ng item, naka-box at bubble wrap. Sinek ko din mabuti kung kumpleto ang laman ng box. I'd give them a 5 over 5 kasi goods ang item at kumpleto ang parts ng table. At ito na nga, mag-assemble na tayo ng table. Wala po siyang kasamang manual, kaya kakapain ko lang kung paano ko ilulusot yung mga tornilyo. Mukhang madali lang naman po kasi unti lang naman yung ating ikakabit. Mukhang matibay itong table kasi gawa siya sa solid pine wood. It is good for 1 to 2 kids and suit for 1 to 8 years old. Ang height niya is 80 cm at ang lapad naman niya is 50 cm. The price is 2,900, not including the chair. Yung chair po nasa halagang 850. Not bad kung sa quality ang pag-uusapan. Yung anak ko po kasi 2 years old pa lang. Hilig niya pong umakyat sa table, kaya naghanap talaga ako ng matibay-tibay sa akyatan. Anyways, ganito po natin pipwesto yung paa ng table. Ito po yung unang try ko ng paglagay ng paa. Meron po siyang 6 na butas. Ipapasok lang po natin yung 2 tornilyo sa may gitna. At isushoot lang natin, tatapat lang natin yung butas din ng paa para maikabit yung tornilyo. Ikuti lang natin ng mabuti para mas matibay yung pagkakalagay ng ating paa. Para pag naglikod yung ating mga anak, very safe siya at hindi siya basta-basta luluwag. Itong tutorial na ito, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya inassemble. Actually, uncut ito. So, hihigpitan ko lang talaga po yung tornilyo niya para hindi po siya magalaw. Napakadali lang talaga niya i-assemble. Kaya kahit walang manual, kayang-kaya niyo po siyang gawin. Alam niyo po, kapag kami mga gamit akong binibili para sa anak ko, kahit yung asawa ko, pag bumibili siya ng gamit online, ako po talaga yung nag-a-assemble kasi hindi ko siya kasama. Hindi ko kasama yung asawa ko. Kaya kahit na panlalaking gawa, ginagawa ko po. At inaaral ko talaga kasi ako lang talaga yung magagawa nito. Yan, inihigpitan ko lang yung tornilyo para malakpo yung paa. Super easy lang talaga niya masisi. Pag ako po pala nag-a-assemble ng mga gamit, usually ginagawa ko siya pag tulog na po yung anak ko kasi napakalikot niya, nakikialam siya sa mga tornilyo. So, ito yung peaceful time na mag-assemble para mas makapag-focus ako kasi bago kong i-assemble yung mga gamit, binabasa ko pa yung manual. So, mas madali sa akin gumawa pag tulog siya. Alam niyo po, super excited ako sa table na to kasi first study table to ng anak ko. And marami akong gustong gawin para sa anak ko dahil hindi pa po siya nag-aaral. 2 years old pa lang po kasi siya ngayon. And plano ko po gumawa ng mga activity namin dalawa. At para matuturin po siya na magbasa gamit yung table and chair, kumain ng pagkain niya sa table. Gusto ko mag-matured siya. At maituring niya na meron siyang sarili niyang gamit. At para maging formal din po siya habang lumalaki siya. Usually yung anak ko, panag, mahilig po siya magbasa. Madalas po, panagbabasa po siya, nasa bed lang siya, nasa sahig,
gusto ko yung magbabasa siya ngayon, gamit na niya yung table niya, para alam niya kung saan po yung corner na magbabasa siya. Plano ko rin po kasi talaga gumawa ng setup para sa study area niya. And dahil bagong lipat lang din po kami sa aming bahay, plano ko pong ayusin yung playing area niya, katabi yung study area. Very excited po talaga ako na matapos tong setup para sa playing area ni Kids. And sana nga ay mas ganahan pa siya lalo na mag-aral. Kasi yung anak ko talaga, mahilig po talaga siya magbasa-basa ng books. And isa po sa pinaka-happy doon. And deserve niya talaga na magkaroon siya ng study area niya. Para mas lalo siyang ganahan na mag-aral. Ine-enjoy lang po namin ni Ace yung ganitong lifestyle namin. And hindi naman ako nag-expect ng sobra-sobra sa anak ko. Gusto ko lang din talaga na makatulong sa kanya. Hindi yung pinipressure siya na matuto, pero may gabay lang habang maliit pa siya. Kasi naniniwala ako na pagka maliit pa lang, natuturuan mo siya 2 to 3 years old, napakalaking tulong yun sa brain development ng bata. And gusto ko nang matuto siya na masarap talaga mag-aral. Pero kasi nung time ko talaga, hindi talaga ako mahilig sa books eh. Pero dahil nakitaan ko si Is na gusto niya yung libro, ayun, ina-encourage ko rin siya na ituloy niya rin yun. Nang walang pressure. At saka gusto ko maging busy siya. Maging busy siya sa paglalaro nang hindi siya nagga-gadget. Yun talaga yung sa kanya eh. Isipin ako sa kanya. Kasi dati naman talaga, hindi naman talaga tayo gumagamit ng cellphone. Nung mga bata pa tayo, naglalaro lang tayo. And, iniwasan ko talaga na mahilig siya sa gadget. So, yung screen time niya, 2 hours lang, 2-3 hours. Then, kapag ka natapos na yon, maglalaro na kaming dalawa. Pag isawa na maglaro, lalabas ko naman po siya. Magbabike naman siya or makikipaglaro sa mga bata sa playground. Ito kasi sa lugar namin, malapit lang po kami sa playground. Nasa likod lang siya ng bahay. So, ang dami rin talagang pwedeng gawin. And yung anak ko, maliban sa mahilig magbasa ng books, minsan po, pag nakikita niya ako nagtatanim, ginagaya niya ako, gusto rin niya rin magtanim. And ang pinaka-love niya doon is yung magdig ng soil. So, napakadami din talaga pwedeng gawin ng bata. Minsan po, nagluluto siya. Tumutulong siya sa akin pag naginagawa ko sa kusina. Siya yung naghahalo ng ingredients. Minsan, tinatry ko rin na pahawakin siya ng sandok. Pero may gabay ko. Para hindi naman po siya mapasok. Yun. Dahil dalawa lang po kami ni Is, marami kaming time together. And pwede ko naman din kasing ihinto yung ginagawa ko para mabigyan siya ng time. It's part na rin po na aming bonding dalawa. Full-time ma'am din po kasi talaga ako. I-stop ko talaga yung pag-work ko para matutukan ko yung ko kasi wala yung asawa ko dito. Nag-work siya sa abroad. Kaya yung naging setup namin, yung isa, kailangan namin to sa pagkatrabaho para siya yung mag-aalaga sa malilian ko. At ako po yung gumibap sa abroad. Kasi nasa malayo yung asawa ko. Iba din po kasi talaga kapag ka magulang yung nag-aalaga kaysa grandparents at saka katulong. Iba kapag yung galing sa'yo mismo or nanay mismo, tatay mismo yung mag-aalaga. Mas nakakatutok ang magulang sa anak nila, sa kanilang development. At eto na nga, natapos na natin ilagay yung apat na paas ng table. Ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan natin yung ilalim ng paa na color black na bilog. Ito po ay suporta po to sa ilalim ng paa para hindi magasgasan yung sahig. Gawa siya sa tela. May pandikit na po siya, kaya ididikit lang po natin siya. Parang sticker lang po. Yan. Lalagyan po natin yung apat na paa ng ganyan. Para maiwasan po natin magkasgasan yung sahig.
Malapit na natin matapos yung ating table. Dalawa na lang po yung dikitan ko. Kapakita ko sa inyo po yung setup ko po ng playing area ni Ace after nito. Ayan na, natapos na natin i-assemble. Ayan, tatayo ko na po yung table para makita nyo po yung itsura niya. Ang ganda po talaga niya. Isa siya sa pinaka-best purchase ko po na binili ko sa online. Ayan, lalapit ko po sa inyo close-up para makita nyo po yung quality. At saka may varnish na po siya. Ang ganda niya. At tips ko lang po, kapag nasulatan po ng petal pen yung wood, lagyan nyo lang po ito ng baking soda. Basahin nyo po yung bulak para mabura po. Ito siya paganda. Super sulit po yung presyo niya. So, ito po yung final look po ng playing area ni Ace at study area niya. Ayan. More on color white and team kahoy po yung naisip namin na team ni Ace. Kasi mahilig po ako sa color white and uso talaga po yung ngayon yung aesthetic. So, nagkagusto ko talaga. In love po ako sa aesthetic. And tiglagay ako dito ng educational frame sa may tabi ng study area ni Ace. At dahil mahilig siya sa mga trucks and vehicles, yun po yung nilagay ko doon sa wooden frame niya. Super ganda po niyan. And wooden din yung kanyang frame. Tapos, meron pong teddy bear sa table niya and sunray. Tapos, nagay ako ng humidifier doon sa table po niya para mabango po. Tapos, nandiyan po yung mga books niya, may whiteboard, and meron din po siyang Lego table kapag gusto niya mag-assemble ng mga Legos. And that's all for today. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking vlog.